Part 4, The Broken Heiress. Alam ni Gladys kung anong oras siya laging dadaan sa souvenir shop. Ikaw, hanggang kailan ka sasagada? Tanong sa kanya ni Rafael. Hindi ko pa alam. Depende sa kondisyon ni Lolo at ni Papa. Nakilala mo na ang sisters mo? Tumango ang dalaga. Kumusta naman ang maging bunso sa 8 sisters? Masaya. Gusto ko silang lahat. How about sagada, Gladys? Gusto mo ba rito? With my newfound family? Of course. And friends? Wala pa akong friends eh. Yung mga helper pa lang sa bahay ni Lolo. Friends mo yung mga helper? Tanong ni Rafael. Parang naaaliw. At the same time ay nagulat sa sinabi niya. Sila pa lang ang mas madalas na kausap ko mula nang dumating ako eh. Mababait sila lahat. Parang sina Lolo at Aunt Karen and my sisters. Ako na lang, sabi ng binata. Dagdag mo ko sa list mo ng new friends. Sure, natutuwang sabi ni Gladys. Ang akala niya, sa farm lang gumagana ang magnet niya sa ibang tao. Hanggang sa sagada pala. Natutuwa siyang gusto siyang maging kaibigan ni Rafael. Gusto rin niyang maging kaibigan ng lalaki. Pero bago yun, ang ngiti muna nito ang gusto niyang makuha para sa Project Smile. Kinuha ni Gladys ang cellphone at itinapat sa mukha ni Rafael. Best smile mo! Hindi ngumiti ang binata. Umangat lang ang mga kilay habang nakatitig sa kanyang mukha. Just one, please? Hindi pa rin ito tuminag. Sige na! 5,000. Okay, smile! 10,000? No problem! Wow! Nag-click ang kamera ng cellphone ni Gladys. Tumawa siya. Huling-huli ang emosyon sa mga mata ng binata. Isa pa! Umiling-iling ang binata na parabang hindi makapaniwala sa ginagawa niya. Magbabayad ka ng 10,000 for a single photo? For a genuine smile? Yes! May 20,000 pa nga eh. Ngiti na! Dali! 20,000? Tinapat uli ni Gladys sa mukha ng binata ang kamera. Sino naman ang taong yun na may smile na worth 20,000? Si Carmina, friend ko na sobrang funny. Pero nang araw na yun, dumating siya sa farmhouse na umiiyak. Kailangan niya ng 20,000 para sa operasyon ng tito niya. Hindi makalapit kay Lola si Tatay Bert, ama ni Carmina. Kasi marami na raw na itulong si Lola sa pamilya nila. Nahihiya na. Kaya walang ibang malapitan si Carmina. Nagbigay ka ng 20,000 kapalit ng smile ni Carmina na teary-eyed? No! After ng successful operation ng tito niya, saka ko kinuha ang smile na kapalit ng 20,000. Hindi ko makukuha ang isang totoong ngiti kung kukuhanan ko siya ng photo sa sad moments niya. Hindi umimik si Rafael. Nakatingin lang sa kanya. Hindi alam ni Gladys kung ano ang iniisip ng binata. Kung ano man yun, mas mahalaga sa kanya ang ngiti nito. Maya-maya ay nagsalita ang binata. 20,000 worth na ang pinaka-expensive na smile na nakuhanan mo? Umiling siya. Napamulagat naman ang lalaki. Nagbayad ka ng mas mahal sa 20,000? Parang gusto nitong humalakhak. Mababa ka sa mukha na hindi makapaniwala sa mga naririnig. May smile na priceless. Napangiti si Gladys nang maalala ang smile na yun. Makakalimutan ba naman niya ang smile ng nag-iisang lalaking crush niya? Kaninong smile? Tila biglang naging interesado si Rafael sa priceless smile. Tumiim ang titig sa kanyang mga mata. Umiling si Gladys bilang sagot sa tanong. Sa kanya na lang ang priceless smile na yun. Ayaw mo talagang mapabilang sa best smile collection ko? Hindi pa rin kasing umingiti si Rafael. Parang mas gusto nitong titigan siya kaysa sang umiti. Salamat na lang at naging kalmado na ang heartbeat niya. Nagulat lang yata ang puso niya sa ngiti nito nang nagdaang gabi. Kaninong smile ang priceless? Pag-ulit ni Rafael, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga mata. Ngumiti lang ang dalaga. Ibibigay ko ng free ang smile ko kapalit ng impormasyon. Hindi niya inaasahan ang ganong bargain. Lumapad ang ngiti niya. Talaga? Hindi na nag-isip na nag-scroll siya sa cellphone. Hinanap ang isa sa tatlong photos ni Attorney Heck sa nakasave sa gadget. Best smile, Attorney Hector! Nakatapat sa mukha ng abogado ang cellphone ni Gladys. Magkatabi sila sa couch sa kondo na tinitirahan niya. May kapalit ang ngiti ko, sweetheart. Anything, sabi niya at inayos ang angulo ng gagawing shot. Okay sa akin, ano gusto mo kapalit? Magaang tumawa ang abogado. Hug! Tumawa rin si Gladys. Hug lang pala! Okay, smile! Na-capture ng camera ang ngiti ni Attorney Hector. Sinipat ni Gladys ang picture pagkatapos. Perfect! Nakangiting inilapit niya ang sarili para ibigay ang kapalit ng ngiti ni Attorney Hector. Ilang segundo ang yakap na yon na narealize ng dalaga.
Yun ang unang yakap mula kay Attorney Hector aka Mr. Ideal Man sa loob ng maraming taong lumipas na kasama niya ang binata. Iniabot ni Gladys kay Rafael ang cellphone. Tahimik na sinipat ng lalaki ang screen ng gadget bago ibinalik sa mukha niya ang tingin. Nag-glow ang eyes mo, Gladys. Pansin nito na tinawanan lang niya. Parang mas na-curious ito. Bakit naging priceless ang smile ng lalaking to? Hagang kapalit, honest na sagot niya. Crush ko yan since 14 ako. Masyadong matino, hindi ako pinapansin. He's too old for you, I guess. 40-something lang naman si attorney. Attorney? Trusted lawyer ng late lola ko. Nagpayakap ka sa trusted lawyer ng late lola mo na crush mo kapalit ng ngiti niya? Kung magtanong si Rafael ay parang tono ng isang ama na natuklasang nagpapakyut na ang dalagitang anak sa isang lalaki. Yes? May mali sa ginawa ko? Nagtatakang tanong ni Gladys. Wala siyang ginawa sa'yo? Sa halip ay balik ni Rafael. Napatitig siya sa mga mata ng binata. Ginawang ano? Ginawa na hindi niya dapat gawin habang yakap ka niya. Anong hindi niya dapat gawin na ginawa niya habang yakap ako? Nawala na ang ngiti ni Gladys. Nalito siya sa sinasabi ng binata. Hindi niya alam kung slow siya kaya hindi niya naiintindihan ang tanong. Napakamot naman sa sentido si Rafael. Ilang segundong tinitigan lang siya na parang naghahanap ng sagot sa kanyang mga mata. Maya-maya ay bahagya nitong inilapit ang muka sa kanyang muka. Napakurap-kurap lang siya. Sinalubong ang mga mata nito. Niyakap ka lang ng lalaking yan na crush mo, kaya naging priceless ang ngiti niya? Oo nga! Napapailing na sabi ni Gladys. Special siya for me and look, ang ganda kaya ng ngiti niya. Anong kinagawa mo? Umangat kasi ang kamay ni Rafael at naramdaman niyang humagod yun sa kanyang buhok. Nawala ang ngiti ng dalaga. Nagtaka ito sa kilos ng binata. Hindi ba niya ginawa ito? Nagpatuloy ang lalaki sa maingat na paghagod sa kanyang buhok habang titig na titig sa kanyang mga mata. Touch my hair? No? Ito. Napatingin si Gladys sa braso niya nang doon bumaba ang kamay ni Rafael. Humaplos pababa. Hindi niya naramdaman ng warmth ng palad ng lalaki dahil sa jacket at sa kumot na nasa katawan niya. Hindi rin. Hindi niya maintindihan ang ginagawa ni Rafael. Hindi rin? How about this? Hindi inaasahan ni Gladys ang sumunod na ginawa ng binata. Umangat sa mukha niya ang kamay nito at masuyong hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi siya nakasagot. Gusto niya ang init mula sa palad ni Rafael na parang lumalaban sa lamig ng pisngi niya na dala ng temperatura sa lugar. Naramdaman ni Gladys na maingat na humagod sa kanyang pisngi ang isang daliri ni Rafael na nagpaawang sa kanyang mga labi. May urge siyang pumikit para lalo pang maramdaman ang haplos na yun. Bakit may ganun siya pakiramdam? Tumuwid siya ng upo. Kaswal na inalayo ang muka sa hawak ni Rafael. Ano na nga ba pinag-uusapan nila? Gladys, pukaw ng binata. Napalunok si Gladys bago natagpuan ang sariling boses. Hindi, sagot niya sa tanong. Wala sa mga ginawa mo ang ginawa ni Attorney Hector dati. Kung hinawakan ba siya ni Attorney, pareho rin kaya ng nararamdaman niya sa nararamdaman niya kay Rafael? Hindi ginawa ng abogadong sinasabi mo ang alinman sa ginawa ko? Seryoso ang ekspresyon ni Rafael sa tanong na yun. Lalong nagtaka si Gladys. Kung may ginawa man si Attorney Hector, malamang napalalampasin lang niya. Masyado na niyang matagal na nakasama ang abogado na wala siyang napansing kakaiba sa kilos nito tuwing magkasama sila. Kung ano ang turing ng binata sa kanya nung bata pa siya, ganun pa rin hanggang ngayon. Isa lang ang nawala, ang kwento nito tungkol sa gulay Rangers na pinagtatawanan na lang nila pareho kapag sinisisi niya ito sa walang paliwanag niyang pag-ayaw sa gulay. Hindi nga! Naalala tuloy ni Gladys ang mga pasimple niyang pagpapakyut sa abogado nung high school pa lang siya na tinatawanan lang ni Attorney Hector. Trustworthy talaga ang abogado. Hindi nagkamali ang lola niya na pagtiwalaan ito. Iniisip mo bang hindi siya trustworthy? Mali ka. Yung trust ni lola and trust ko combined, ang laki nun and he deserves it. Nakatitig lang si Rafael sa kanya. Maya-maya ay, kaya priceless ang ngiti niya. Ang tanda na kaya ng attorney na yan? Inilapit na ni Rafael sa kanya ang cellphone kung saan nasa screen pa rin ang picture ni Attorney Hector. Mukha siyang 50 na. Hindi no! Buong-buong pagtutol ni Gladys pero natatawa. At yung smile niya, one of the best smiles na nasa collection ko ng photos. Single ba yan? Yup. Why? Kung yakap ang hiningin kapalit ng isang lawyer na single at crush mo kapalit ng isang nakangiting photo niya, mag-iisip talaga ako ng masama, Gladys.
Hindi mo iisipin yan kung kilala mo siya. Kung isang normal na lalaki ang kasama ng isang babaeng gaya mo, oo. Normal siya! Putol ni Gladys sa iba pang sasabihin ng binata. Hindi matanggap ang ideya na maaaring naisip nito. Hindi siya gay. Huwag na natin siya pag-usapan. Yung photo mo ang pag-usapan natin. Sa ibang araw na lang, Gladys. Sa wakas ay inalis na rin ni Rafael ang pagkakatitig sa kanya. Magmi-meet pa tayo sa ibang araw? Parang biglang na-excite naman ang dalaga. Oo nga naman, hindi pa naman siya aalis ng sagada kaya marami pang pagkakataon na magkikita sila ng binata. Ayaw mo? Ngumiti siya. Okay, sa ibang araw. Tinago na niya ang cellphone. Bumalik naman ang tingin ni Rafael sa kanya. Wala nang pag-uusap pagkatapos nun. Nagtitinginan at nagingitian na lang sila ng mga sumunod na sandali hanggang sa pareho nilang naubos ang tea. Pagkaalis nila ng kubo ay sa ospital na tumuloy si Gladys at Manong Javier para dalawin ang comatose niyang ama. Sumama sa kanila si Rafael na wala raw sasakyan kaya makikisabay na lang. Pagdating sa ospital ay mahabang oras ang ginugol ni Gladys para pagmasdan ang walang malay niyang ama. Sa init na naramdaman niya sa dibdib ay natsak niyang ang nasa hospital bed na si Alfonso Galvan Jr. ay ang tunay nga niyang ama. Maraming tanong si Gladys. Marami siyang gustong malaman. Marami rin siyang gustong ikwento sa ama na sa ngayon ay kailangan niyang sarilinin muna dahil hindi pa siya kayang sagutin nito. Bago niya iniwan ang ama, ay maingat niyang hinawakan ang kamay nito kasunod ang pagbulong. Wake up, Papa. Wake up, please. For us. Pagkagaling ng ospital ay itinuloy ni Gladys ang paglilibot sa lugar. Paraan niya yun para ibaling sa ibang bagay ang atensyon. Kung mananatili siya sa mansyon at mag-iisip lang, ay lalo siyang malulungkot. Kinukunan niya ng pictures ang lahat ng magandang nakikita niya sa paligid mula sa mga ligaw na bulaklak sa tabi ng daan hanggang sa mga taong naglalakad at nagkukwentuhan. May mga nakunan na naman siyang mga estranghero at estranghera na nakangiti. Hindi pinansin ni Gladys ang narinig niyang busina. Tuloy-tuloy lang siya sa paisa-isang mga hakbang. Papalubog na ang araw ng mga sandaling yun. Galing siya sa ospital. Hindi na lang ang ama nila ang naroon. Nandun na din ang kanilang lolo na inatake ilang araw pa lang sila sa sagada. Hindi makapaniwala si Gladys na ang bagong pamilya na pinuntahan niya para mapunan ang nararamdaman niyang kakulangan ay tila isa-isang mang-iiwan. Pang ilang araw na yun na pabalik-balik siya sa ospital. Pamilyar ang pakiramdam. Sa huli ay hindi na kinaya ni Gladys. Nagbalik lahat sa kanya ang pakiramdam nung si Lola Sandra ang nasa ospital. Hindi na naman siya makahinga, kaya kinailangan niyang lumabas ng ospital. Kay Ate Yasi siya nagpaalam. Si Manong Javier na laging handang maghatid at sumundo sa sino man sa kanilang magkakapatid ang nag-drive para sa kanya. Wala siyang pupuntahan. Gusto lang niyang tingnan ang mga nalalampasan nilang tanawin. Gusto niya ang haplos ng hangin at gusto niyang saglit na huminga. Umiikot-ikot lang sila. Pagdating nila sa kalye na maraming naglalakad ng mga turista, ay hiniling ni Gladys kay Manong Javier na ibaba na lang siya sa tabi ng kasada. Gusto niya maglakad. Tumango lang ang driver at sinabing hihintayin ang text o tawag niya para magpasundo. Tahimik siyang tumango. Bago umalis si Manong Javier, ay sinabi muna sa kanya na hindi na raw nito nakikita ang dati niyang ngiti. Malulungkot daw ang lolo niya kapag tuluyang nawala ang kanyang mga ngiti. Namasa ang mga mata ni Gladys. Tumalikod na siya bago pa makita ni Manong Javier ang mga luha niya. Wala siyang ideya kung paano tinatanggap ng mga kapatid niya ang sitwasyong yun. Sa kanya siguro ang pinakamabigat. Siya ang pinaka-emosyonal dahil sa sitwasyong pinanggalingan niya. Hindi niya maiwasan. Ibinabalik lang ng sitwasyong yun ang naging sitwasyon niya ilang buwan na ang lumipas. Ang pinakamasakit na linggo sa buong buhay niya. Naulit ang busina. Kasunod ang pag-agapay kay Gladys ng isang crystal black na kotse. Hindi na sana niya papansinin kung hindi lang tumabi ang sasakyan para humarang sa mismong daraanan niya. Nag-angat siya ng muka. Si Rafael ang nakita niyang nasa manibela nang bumaba ang tinted na salamin. Hi! Bati nito. Nakangiti. Pinilit ni Gladys na umiti bilang tugon sa pagbati ng binata. Ihatid na kita! Sabi nito na tinugon niya ng marahang pag-iling. Thanks! Pero mas gusto ko maglakad lang. Hindi na siya sinagot ng binata. Napansin niyang parang may kinausap ang lalaki sa backseat. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Nilampasan na niya ang kotse. Gladys, wait! Napalingon siya sa tumawag. Kabababa lang ni Rafael ng sasakyan. Halos kasabay ng paglabas ng lalaki sa driver's side, ang babaeng umibis naman sa backseat at lumipat sa driver's seat.
Isang chubby na fashionably short ang gupit na itim na buhok ang babaeng lumipat sa driver's seat. Kung kilala lang niya ang babae, ay iisipin niyang galit sa kanya dahil inirapan siya. Hindi niya kilala ang babae kaya inisip ni Gladys na mali lang siya ng tingin. Hanggang saan ka maglalakad? Sasamahan na kita. Sumabay na si Rafael sa paglalakad niya. Hindi naman sumagot ang dalaga. Nagpatuloy lang sa paglalakad. Hindi niya gustong makipag-usap. Gusto niya ng katahimikan. Kahit ngayon lang, kahit saglit lang, hindi na rin umimik si Rafael nang hindi siya sumagot. Sinabayan lang nito ang tahimik niyang paglalakad. Tahimik na tahimik sila habang naglalakad. Maya-maya ay natanaw niya ang berding bundok sa unahan nila. Nang itaas pa niya ang tingin, nakita niya ang kumpol ng abuhing ulap. Mas naghatid ng lungkot sa kanya ang tanawing yun. Gusto niyang umiyak, pero pinigil niya ang sarili. Nilampasan na sila ng kotse na iniwan ni Rafael. Tahimik na tinanaw ni Gladys ang bundok, ang mga ulap. Gladys? I'm okay, sabi ng dalaga na pinilit ngumiti. Sana lang hindi nito nahalata na ang bigat-bigat talaga ng dibdib niya. Gusto ko lang talaga maglakad-lakad. Huminga siya ng malalim at naupo sa gilid ng daan. Hindi siya umaasang uupurin si Rafael. Ang inaasahan niya ay maglalakad na ang lalaki palayo, pero tumabito sa kanya. Tahimik nilang tinanaw ang bundok sa hindi kalayuan. Rafael? Yeah? Naramdaman mo na ba yung feeling na sobrang bigat? Nang hirap huminga? Hindi umimik ang lalaki. Nakatingin pa rin sa bundok. A few months ago, parang ganito rin. Lumalabas ako para saglit na huminga. Natapos yung mahirap na sitwasyon na yon, may mga dumating na good news. Natuwa ako. Umasa na magiging okay na ang lahat. Nang hinahanap kong lugar na nawala sa akin, nakita ko na. Yung pakiramdam na wala akong place sa malaking mundo, nawawala na. Kaya lang, nag-build pala ako ng sobrang taas na hope. Naguguho rin pala agad. Umiiling-iling si Gladys. Tumingala para pigilan ang pag-alpas ng mga luha. Bakit ka nun minsan? Yung mga bagay na ang lapit-lapit na? Naakala mo magagawa mo ng abutin para panghawakan? Saka naman nawawala. Ang isiping dalawa sa itinuturing niyang bagong pamilya na pupuno sa nararamdaman niyang kakulangan ay anumang sandali ay mang-iiwan ay sapat na para umalpas ang mga butil ng luha ni Gladys. Agad niyang tinuyo yun. Hindi siya dapat umiyak sa harap ng binata. Tumingala si Gladys at ngumiti. Papagabi na pala, sabi niya at nagkunwaring nakatingala sa kalangitan. Ang totoo ay nagpipigil lang siya ng luha. Sabi mo, gusto mo lang maglakad? Tahimik lang siyang tumango. Bakit umiiyak ka na? Lalo niyang pinalapad ang ngiti. Hindi ah! Pero may umalpas na luha mula sa kanyang mata, kaya mabilis niyang tinuyo ang pisngi. Kailangan talaga, umiyak ka sa tabi ko? Sabi ni Rafael, hindi pinansin ang sinabi niya. Hindi nga ako umiiyak. Alis na ako. Baka hinahanap na ako sa... Hinagip ni Rafael ang braso ni Gladys para pigilan ang sana ay pagtayo niya. Sinubukan niyang bawiin ang braso, pero hinigpitan nito ang pagkakahawak niyon. Hintayin nating mabuo ang mga gray clouds. Parang walang anumang sabi ng binata. Hindi siya makaalpas sa mahigpit na hawak nito kaya bumalik na lang siya sa pagkakaupo. Aalis ka na para umuwi ng mansyon? Lahat sila nag-worry sa sitwasyon ng lolo at papa mo. Sinong iiyakan mo ron? Hindi nakasagot si Gladys. Tama ang tanong ni Rafael. Kaya nga siya umalis ng ospital. Eh gusto niyang huminga. At kapag hindi na niya kinaya, iiyak siya na walang nakakakita. Tumungo siya na hindi niya dapat ginawa dahil naglaglagan ang kanyang mga luha. Nataranta siya sa pagtuyo ng mga yun. Kung naiiyak ka, bakit kailangan mo pang itago ang mga luha sa ngiting halata namang pilit lang? Maingat siyang kinabig ni Rafael, pahilig sa dibdib nito. Don't hide the pain, Gladys. Cry. Cry all you want. It's okay. Hindi gusto ni Gladys na pakawalan ng emosyon. Pero nang maramdaman niya ang hagod ng binata sa kanyang buhok at likod, ay nagtuloy-tuloy ang agos ng kanyang mga luha. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap nito nang magsunod-sunod ang paghikbi niya. Mahabang segundo ang lumipas bago siya unti-unting napayapa. Maingat siyang dumistansya pagkatapos niyang basain ang mga luha ang suot ni Rafael. Thanks! Sinadya niyang iwasan ang mga mata ng binata, pero pinigilan nito ang baba niya. Bakit ayaw mong tumingin sa mga mata ko? Tinuyo ni Rafael ang natitirang luha sa kanyang pisngi gamit ng mga daliri. Matapang ka lang makipag-eye contact kapag nakangiti ka?
Medyo gumaan na ang pakiramdam ni Gladys sa ilang minutong pag-iyak, kaya nagawa niyang sumagot na magaan na ang tono. Pangit ako pag umiiyak eh! Magaang tumawa ang binata. Tumawa rin si Gladys kahit namamasa pa rin ang kanyang mga mata. Lagi na lang ako nasasalang sa ganitong sitwasyon. Sobrang pamilyar ng pakiramdam kaya ang hirap labanan ng bigat sa dibdib ko. Napatingin siya sa dibdib ni Rafael na nabasa niya na ng mga luha. Binasa ko damit mo. Sorry! Matagal na tinitigan lang siya ni Rafael. Para bang may iniisip na hindi niya alam kung ano. Maya-maya ay maingat nitong hinagod ang kanyang buhok. Kung naghahanap ka ng place to breathe, hanapin mo lang ako. Masyado maliit ang sagada para hindi mo ako makita, Gladys. Dumaan uli sa pisngi niya ang mga daliri nito. Pwede mo akong iyakan anytime you want. Sobrang na-appreciate ni Gladys ang sinabi ng binata. Thank you. Hindi maipaliwanag ni Gladys, pero nakatulong ang presensya ni Rafael para gumaan ang pakiramdam niya. Ang lalaki na ang naghatid sa kanya sa mansyon. Hindi rin sila nagtagal dahil kinailangan nilang bumalik sa ospital pagkatapos niyang matanggap ang malungkot na tawag ni Ate Yasi. Iniwan na raw sila ng kanilang abuelo. Paano kaya harapin ng dalaga ang malungkot na balita na wala na ang lolo Alfonso niya? Makakaya ba niya ang magkasunod na nawalang mahal?